Yun, kilala nyo naman siguro si Sir Sean Beltran. Dahil sa binawian na siya ng buhay, hindi na ako magpapaliwanag ng mahaba tungkol sa embalming procedure. Ang talagang nais ko lang ipahatid ay yung pakikiramay ko po sa lahat ng mga naulila. Pero bigyan ko na rin kayo ng kaunting kaalaman kung papaano aayusin yung katulad nung naging kaso ni Sir Sean Beltran. Dahil kung mapapansin nyo, yung mga kumalat na video o mga picture, tinubuhan kasi siya. Ngayon, kapag tinubuhan po ang isang pasyente, kahit na ilang araw lang siyang na-confine, tumataglit talaga yung gawing kanan dahil nakakangawitan yung parte na yan. Dahil sa kanang bahagi po karaniwang inilalagay yung tubo. At isa yon sa mahirap na ayusin. Kaya kung baguhan lang yung mag-aayos, hindi niya alam yung style o technique para maibalik o maipantay ulit yung labi. Talagang mahihirapan ang embalmer. Dahil na-experience ko na rin po yan, nung namatay yung tita ko, actually last year lang po yun, bali isang taon na siya nung August 14. Talagang nirepair ko siya, hindi ako pumayag na hindi ko maaayos yung tita ko na yun. Dahil sa tinubuhan nga rin po yun, talagang tumabingi yung labi niya. At hindi yon naayos ng embalmer. Dahil sa embalmer nga po ako, talagang hindi ako pumayag na hindi ko aayusin yung facial expression ng tita ko. Kaya muli sa mga makakapanood ng mga kaanak ni Sir Sean Beltran, muli ay nakikiramay po ako sa inyong lahat.